One, two, three, you put your eyes on me. Five, five, six, and my feelings are mixed. Seven, eight, nine, I just follow the signs. Ten, kiss me in the rain. One, two, three. Hello mga amigong mga amiga, welcome to Chris Style Channel. And today's video po ay magwa-wander naman tayo around Central and Wan Chai. So ang dalawang lugar na ito guys ay isa sa matao at saka busy na lugar. So since maglalakad-lakad kami, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga scenario na makikita natin. So since paboritong-paborito ko ang clouds at saka yung mga buildings, kasi nga pag nakatingala tayo guys, makikita natin yung kung gaano kaganda yung clouds guys. Tapos yung under ng clouds is yung mga magaganda at matitirik na mga buildings. So tara na guys at ating obserbahan kung may makikita ba talaga tayong magagandang clouds and ano yung nasa ilalim ng mga clouds. So tara, let's just children. So hello everyone. So kaunting kaalaman lang ano, since dito sa aming paglalakad is madadaanan namin ang isang pampublikong transportasyon dito sa Hong Kong, which is the tram. So ano nga ba ang tram? Ang tram ay isang sasakyang pampasahero na pinapatakbo ng kuryente na hinahatid ng kung mapapansin natin guys no, yung mga cable sa taas kung saan dadaan yung tram. So nandyan siya kumukuha ng kuryente para papatakbuhin ang tram. And then guys, sa makikita natin ano na dito sa daanan guys, may stasyon dito talaga sa harap ko. And then dyan sa ano guys, sa daanan, mayroong maliliit na rilis dyan. So yan ang daanan ng tram. And then ano din guys, alam niyo ba na ang tram ay na-open siya dito guys sa Hong Kong na year 1904. So ano siya guys, it was under the British rule. So meron siyang 120 na stations dito sa Hong Kong, and then mayroong 165 na vehicle. So ang dami talaga guys. And then ano siya guys, 3,000 feet and 6 inches or 1,065 naman yung haba niya, which is ano kasi siya guys, double decker kasi siya na tram. So sabi din kay ano guys, sabi din sa Wikipedia or sa Google na ang tram dito sa Hong Kong ay it owns the world's largest operational double decker tram fleet. So kasi ano guys, sa iba kasi guys, ano lang kasi siya, hindi kasi siya double decker. So dito sa Hong Kong is kaya siya naging ano siguro, naging world's largest operational double decker na tram. So yan guys, so tara, let's continue natin yung ating pagwa-wander guys.
Charan! So, still, nagwa-wonder pa rin, wandering around pa rin tayo, guys. Kasi nga, I really like wandering around. So, ayan, guys. And, ano siya, guys? I really love the beauty of the clouds and then beneath the clouds. So, talagang gustong-gusto ko yun, guys. Talagang pag ganito yung weather na maganda, sunny. So, talagang pag nakatingala talaga ako, guys. Tapos, kinakapture ko talaga yung magandang clouds and then yung mga building. Kasi nga, ang ganda talaga, guys. Stunning talaga. And you know, guys, dito sa Hong Kong kasi, dito sa Central, lalong-lalo na sa Central is nandito yung mga talagang matitirik na mga buildings, which is talagang dikit-dikit siya. So talagang ma-amaze ka sa ganda ng clouds and then ano yung mga buildings na nasa beneath ng clouds. So ayun, guys. Talagang maganda siya and sana nagustuhan niyo din, ha. Everyone. So, this time, guys, ay hihintay kami ng bus pauwi sa aming lugar. So, this time, guys, makikita natin ang iba't ibang klase ng pampublikong transportasyon dito. So, right inside or in front, makikita natin, guys, itong mga double-decker na bus, itong tram. So, nandito ang tram, guys. And then, mga taxi. So, syempre, yung mga private is yung mga Uber, ganun. So, and syempre, guys, itong ang train, which is nasa ibang ano naman siya, nasa likod ko lang. Pero, syempre, hindi natin siya makikita dito sa highway, ano. So, na-amaze ako, guys, sa tram. So, sa ganda ng ano, guys, sa ganda ng masasabi ko talagang pinaka ano, guys, na mamimiss ko talaga ang Hong Kong kasi nga yung mga tao kasi dito is very ano, guys, when it comes to batas,
or sa mga disiplina. Talagang disiplinado sila, guys. And then, kung mapapansin talaga natin, guys, hindi ka makakarinig, bihira ka makakarinig ng mga, kung maglalakad ka, guys, bihira kang makakarinig ng mga busina na talagang every seconds, busina. No, wala siya dito, guys. Kasi nga, I think ginagamit lang talaga nila ang busina dito, guys, pag ano, pag emergency lang talaga. Pero pag ano, wala kang masyadong maririnig na mga busina. So, ganun kadisiplinado ang mga tao dito, guys, or ang mga drivers, let's say. And also, guys, na-amaze ako, guys, kasi nga, 'di ba dito sa ating mapapansin natin, guys, na walang traffic. So, hindi natin, kung makikita natin ba talagang, kung sa Bisaya pa, guys, hapsay kaayo ang ano ba, ang kanang kadalanan. So, kasi nga, marami kang mapagpipili ang pwedeng masasakyan. So, kung gusto mong talagang nagmamadali ka or ano, mag-taxi ka or mag-Uber ka, ganun. Pero kung gusto mo naman yung mas mabilis. Kasi nga, ang train kasi dito yung isa sa pinakamabilis. Meron din namang mabibilis na mga bus. May mga express na bus kasi. So, iilan lang yung stop kapag express naman na bus ang sasakyan mo. So in future, guys, i-feature natin yung ano, guys, yung tram naman yung i-feature natin next na sa future, kasi nga this time is mixed na siya. So pagwo-wonder and then itong mga transportasyon. So next time, guys, ita-try natin, naka-try na ako magsakay ng tram, syempre, many times, but then so before pag noon, wala pa akong YouTube channel. So next time, guys, is i-feature naman natin yung tram. So I hope, guys, na nag-e-enjoy kayo sa ating video na ito, and salamat as always sa inyong mga suporta, and God bless everyone, and amping, bye. Children, we're just children, we're just children. Play with me, I'll play with you. I just want to be true.